So hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat, no? Aldrin here. So basically this day, mag-share lang ako ng tips or tricks, no, dito kung paano ko nakuha itong 211. So basically guys, isang application to or web browser application wherein kagaya siya ni Google Chrome, no? So yung kay Google Chrome naman is ginagamit natin siya pero hindi tayo nabibigyan ng pera, no? Pero itong browser na to is ginagamit natin ay binibigyan pa tayo ng free money. So before tayo mag-start, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito guys sa channel ko, feel free to subscribe. Kasi nag-update ako dito ng mga technical analysis, no? It's pretty basic lang. And then on top of that, nag-share din ako ng mga free crypto, bounties, and airdrops, no? So ayun. So basically guys, yung official link ay nakalagay naman yan sa description ng video na to. So open nyo lang yan. So eto yan. Then after that, so download lang natin kung Android or kung ano yung devices na gamit mo, no? So after na maklik mo yung link, papupuntahin tayo dito. And then after that is, ida-download lang natin tong app na to. So yun, tapusin natin tong video na to guys, kasi ipapakita ko dito yung mga tips kung paano makakakuha. And then after this instructions or tutorials is magta-transfer tayo papuntang coins.ph, no? So basically guys, after natin na ma-download yung app, ganito yung magiging user interface natin, no? So, ayan, meron tayo ditong icon na makikita sa upper right corner ng ating application, no? So, ayan guys, scroll down lang natin ng konti and then punta tayo dito sa baba. So, dito, yung three dots na yan. So, unang-una natin gagawin guys is punta tayo dito sa Brave Rewards. So yan, kung makikita nyo, meron akong 0.5 baht. At kung na-download mo naman to before, ipapakita ko yung tips kung paano makakakuha ka ng baht. Madadagdagan yung mga baht mo, no? So ayun, so balik muna tayo dito sa ating browser. So kung makikita natin, nag-new tab tayo dito. So ayan, click lang natin tong plus. Ay, may lumabas dito, no? Na ganyang dashboard. So itong ganito guys, itong sa baba na to, is yan yung mga sample ads nila, no? So hindi naman siya annoying. Kung makikita natin, malinis naman siya. So basically, once na mag-new tab tayo dyan, ay meron na tayong marireceive niya na tokens, no? Maka-count na yan dito. So every time na mag-new tab tayo dyan at mag-search at gamit tong browser na to, ay mabibigyan tayo ng tokens, no? Basic tips dito guys, unang-una, yung gagawin natin dito is dapat gamitin natin yung app na to within 30 days, no? Kasi kung hindi natin nagamit within 30 days yun, walang papasok sa atin na token or kukonti lang na tokens yung marireceive natin. So yun yung unang tips guys, no? Use this app for 30 days. So gamitin natin yung app na to or yung web browsing app na to for 30 days, no? So basically guys, after natin na magamit tong app na to within 30 days, is may makakount dyan na token dito. So ayan, kung makikita nyo, may USD na tayo. So ayan, yun yung unang tips, no? 30 days dapat natin gamitin to para ma-count yung token or ma-credit yung token sa ating account dito. So yun yung unang tips natin. Then after that is punta tayo dito sa Brave Rewards. And then after that, kung makikita nyo, dapat naka-on to, no? Dapat naka-on siya, ganyan. And then auto-contribute. So pwede nating i-off yan, pwede din nating i-on, no? Pero ang importante talaga dito guys is etong ads, dapat naka-on yan. Then after that is punta tayo sa view details, and then click natin tong settings, and then papalitan natin tong 1 ad per hour, no? So gagawin natin na 5 ads per hour. So ayan, then after that, balik lang tayo don. So check natin, ayan, okay na. And then, ayun, good to go na yon guys, no? So, balik lang tayo dito. Then, after that, try natin mag-new tab ulit. So, click lang natin or tap lang natin tong plus na icon. So, ayun. So, every time guys na mag-new tab tayo, kagaya ng sinabi ko kanina, is merong lalabas dyan na ads. Ito. So, yan. Sa pag-view lang natin na yan, is meron tayong marireceive na tokens, no? Then, after that, is punta tayo dito. Click natin ulit tong 3 dots and then gawin natin na desktop site, no? Para aside from this guys, is meron pa tayong marireceive na notifications
na-add notifications na. So, ayan, kagaya nyan, meron tayo na-receive na ads since tinap natin tong desktop site. So, eto yan. Notifications yan, guys, no? So, ayan, batcommunity.org. So, new home for the bat community. So, yung gagawin lang natin dyan is to tap this. And then, after that, is browse lang natin. So, scroll down lang natin yan or view lang natin yan ng mga ilang seconds. So, ganyan. Hanggang sa baba. So, scroll down lang natin. So, ayan. And then, after that, is makikredit, no? Or makakount na yan na meron tayong activity na bino natin tong notification ads na to, no? So, ayan. So, ayun, ganun lang, guys, no? At recap lang natin. Unang-una, so, kailangan natin gamitin yung app na to within 30 days. And then, after that, kailangan natin na iset dito sa ating Brave Rewards yung ads, no? So, view details and then settings. So, 5 ads per hour. And then, after that, is punta tayo dito. And then, new tab lang tayo ulit. And then tap ulit natin to, set natin as desktop site. Then after that, makaka-receive na tayo ng mga notifications while browsing online. So ayun, yung next topic natin dito, guys, is yung pag-transfer, no? So basically, meron na tayong na-gain dito within 30 days, nagamit natin yung app, meron tayong na-credit dito sa ating wallet. So after nyan, guys, is mapupunta yan dito sa ating Uphold account. We're in, ayan, kung makikita natin dito sa activity. So, ayan, meron na tayong na-receive, no? So, ayan, 18 worth, 150 to, and then 67, no? So, makikita nyo naman yung receive date, April 8, no? So, ayan, basically, ganun lang, guys, no? Mag-browse ka lang within 30 days, yung mga settings na ginawa natin kanina. Then, after that is makaka-receive na tayo ng BAT or BAT tokens, no? Then after that, guys, is punta tayo dito sa ating transact, no? So transact natin papuntang coins.ph. So from, kunin natin tong bat. And then dito sa 2. So scroll or drag lang natin yan going to the left. And then search natin or tap natin tong crypto networks, no? Then after that is select natin yung XRP. XRP na lang yung i- Siselect natin since mabilis, no? Papunta to sa coins.ph. So, lagay natin kalahati nung Brave natin. So, basically, lagay natin 12. And then, yan yung makukuha natin, no? Then, after that, free view withdraw. So, basically, XRP address kailangan natin, no? Punta lang tayo sa coins.ph natin. So, copy natin yung wallet address. Then, after that, paste natin dito. And then, copy natin tong destination tag. Then, after that, paste natin dito. So, check muna natin yung coins.ph natin. No? So, ayan, wala tayong Ripple dyan. Punta tayo sa history. Ayan, yung recent activity lang natin is kinonvert natin yung 240 to. So, ayan, expected natin na marireceive dyan, guys. So, tap next lang natin is ayan, 9.64 XRP na. So, lagyan lang natin dyan ng transfer to coins. So, ayan. And then, after that, double check lahat ng information, destination tag, and then XRP wallet address. Then, after that, tap confirm natin. So, 2FA. So, confirm. And then, aantayin na lang natin na mag-confirm doon sa ating coins.ph. So, antayin lang natin yan na mag-reflect dito. Ayun. Nag-send na ng notification. You've sent money. 12 BAT. Yun yung kanina natin na kinonvert, no? So, yung antay na lang natin dito is yung, ayun, nag-reflect na, guys. Makikita natin 10 XRP is nag-reflect na yan. Nag-message na din sa akin na meron tayong na-receive na 9.64 XRP. So, galing yan doon sa ating account dito.
So basically ganun lang guys, no? And balik tayo dito sa browser na to. So ayun, ganun lang guys. Basically download nyo lang yung app na nakalagay sa description ng video na to. And then after that, yung mga pre-provide ko na tips or tricks kung paano magkaroon ng BAT or BAT tokens na pwede nating i-convert papuntang coins.ph ay andyan naman on our first minute of this video, no? So basically ganun lang guys, at dito yan makikredits na makikita natin yan. Kung makita nyo, meron na naman tayong 0.08 USD. Much better tong browser na to kasi every time we browse online is makikredit pa yung mga activity natin, no? In terms of security naman ng browsing natin, secure naman, no? Since based on my past experience, no, wala namang na-compromise na data or activity ko na ginagawa online. So yun, yun lang guys for today. At kung meron kayong mga katanungan, i-comment nyo lang yan. Feel free to comment down below. Hope this video helps, and maraming salamat sa panunood. Take care everyone, and bye for now.